Magsitayo po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan. Amoreo ang iyong ama at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga. At ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuutan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda
at sinuutan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuutan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuutan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Anupat nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Kamusta po? Malinaw ba yung pagkakabasa ko ng ating Ebanghelyo? Yung sound system, malinaw ba? Okay. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kasing matigas ang ulo. Tingnan natin, no? Maganda itong Ebanghelyo natin ngayon, no? At maging ang unang pagbasa, no? Kung pag-aaralan nyo po, pag ninilayan ninyo, ang unang pagbasa ay tungkol ito sa pag-ibig, no? May isang umibig sa isang tao na hindi karapat-dapat. Dating wala, dating walang pumapansin, pero dahil nga nahabag siya, minahal niya, binihisan, pinaliguan, no? Pero nagtaksil. Yan. Di ba? Nagtaksil. Pero patuloy pa rin siyang minamahal sa kabila ng kanyang pagiging, no, haliparot, kumbaga, no? Kasi patol ng patol sa iba. Kung kani-kanino, hindi pa nakontento, nakalimutan niya kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos.
No, ito yung parang pagpapaliwanag ng Panginoon sa mga Israelita, no? Na ito kayo eh. Katulad kayo ng isang babae na no, binihisan mo na, pinaliguan mo, tapos yan, kung kani-kanino pumapatol. Ibig sabihin, kani-kaninong Diyos pa lumalapit. Nagpapagamit kung kani-kanino. Kaya ito, sa Ebanghelyo, yung usapin tungkol sa divorce, tungkol sa paghihiwalay. Mahiya ka naman, no? Baka pwedeng wag lang face mask ang iyong isuot. Baka pati bonnet, face shield, isuot mo. Kasi deboto ka ng Poong Nazareno, pero isa ka sa pumapayag na sige, mag-divorce na tayo. Walang divorce. Ang divorce, gawa ng tao yan. Pero malinaw sa Ebanghelyo, ito ang sabi ng Poong Nazareno. May pahintulot naman. Kung maghihiwalay, gusto nyong maghiwalay, pwede naman kayong maghiwalay. Pero hindi ibig sabihin, papatol ka na naman sa iba. Malinaw ba? Pumalakpak nga yung mga may asawa dito. Ito's malinaw ha? Pag sinabing asawa, kasal. Kasal ha? Pero sana kasal sa simbahan. Kasi kung kasal ka sa sibil, okay lang kayo magpapakasal sa simbahan. Sa Poong Nazareno. Sa tao kayo nagpakasal eh. Eh ang kasal, sakramento ito. Sa Diyos ito. Hinihingi natin sa Diyos ang pagbabasbas sa inyong pagsasama para maging legal ang inyong pagsasama. Ngayon, madali naman yan. May panahon pa. Kung hindi pa kayo kasal at namomoblema kayo sa isa't isa, maghiwalay na kayo. Wala tayong problema dyan. Wala nang kaso-kaso, wala nang demandahan kasi wala talaga kayong asawa. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Diba kasi sabi no, gusto siyang siluin yung linlangin, no? Sabi nung sa Ebanghelyo, maganda yung mga salita eh. Para sa kapakanan ito ng mga tao. Para sa kaligayahan, para sa human rights. Kawawa naman yung babae, kawawa naman yung lalaki. Pati ngayon, no, si Senator Robin Hood Padilla, same-sex union naman. May karapatan din. Hindi pa nga naaayos yung babae at lalaki, ngayon naman, same-sex naman. Dahil sa katigasan ng ulo. Mga lalaki, kailan nyo pakakasalan yan? Deboto ka pa naman. Oh, pwede sabihin natin, no? Anong petsa na? Wala ka pang lakas ng loob para pakasalan yan. Sa mga lalaki naman na nagpakasal, huwag mong pabayaan. Asikasuhin mo yan. Sarap nyo lang i-real talk dito, no? Kasi hindi pwedeng pa-cute-cute tayo dito pagdating sa usapin ng mag-asawa eh. Dahil yung realidad no, ng mag-asawa, hindi ito yung parang pelikula lang. Yung reality na nararanasan ninyo mismo. Kasi naniniwala tayo no, na kapag sira ang pamilya, sira ang lipunan. Kapag sira ang pamilya, malaki ang hahabulin natin sa emosyonal, spiritual na aspeto ng pagkatao ng inyong mga anak. Nagiging problematic. Kaya huwag magpadalos-dalos. Kung gusto nyo talagang maghiwalay,
Pero kasal kayo, maghiwalay lang kayo. Ang tawag natin dyan, legal separation. Pero hindi nangangahulugan, pwede na kayong mag-asawa ulit. Kasi in the first place, may problema ka nga doon sa una. Pwedeng, may problema ka sa pagkatao mo. Tapos pasok ka na naman sa bagong relasyon, gagawa ka ng bagong problema, hindi nagiging solusyon. At hindi solusyon yung kumabit ka sa iba, pumatol ka sa iba para magkaroon ka ng perfect married life. Ano ba na? May giggle factor ba? Kasi, andi dito ka. Tapos, para kang isa sa mga Pariseo. Na, Lord, sabi, bakit isinulat ni Moises, pwede naman ang divorce. Ibinalik ulit ni Jesus, sa umpisa pa lang, ito ang sabi ko sa inyo. Ang sino mang humiwalay, no? At pumatol sa iba, nangangalo niya. Kasi ang kasal, panghabang buhay yan. Pwede ka lang mag-asawa kapag namatay na yung asawa mo. Hindi ko alam kung pinagdarasal ninyo. Lord, sana kunin mo na para legal na yung aming pagsasama. Tabi-tabi po, no? Pero tingnan nyo din, sino ba ang mga nagsusulong na mag-divorce? Magkaroon ng divorce. Sino yung mga yan? Tingnan mo, ang dami nilang asawa. Hindi asawa. Ang dami nilang babae o lalaki. Tapos ikaw naman, tama yan. Tayo na lang . Pilipinas na lang, ang wala pang divorce . Dapat, meron din tayo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang inggitero. Huh? Kung hindi ka masaya sa naging desisyon mo, huwag mong idama yung iba. Kasi maganda po yun, no? Tingnan natin, ha? Kasi sabi ni nung mga alagad, ang hirap naman ang kalagayan ng mga lalaki. Kasi sabi ni Kristo, baka kasi sa umpisa pa lang, ha? Kasi may mga lalaking hindi dapat nag-asawa. Baka kasi dapat nagpari ka . O baka sadyang hindi ka dapat mag-asawa. Yun yung buhay mo, yun yung calling mo . O baka yung babae, baka hindi ka talaga dapat nag-asawa . Yung karamihan, napipilitan lang mag-asawa. Bakit? Nakabuntis. Nabuntis na. Kaya sige, kasal na natin yan. Baka hindi kasi talaga. Kaya nga maganda yung ligawan portion . Di ba? Yung ligawan. Kikilalanin mo muna yung lalaki. Kikilalanin mo muna yung babae. Kaso, real talk tayo dito, ha? Inuuna ninyo ang kama. Inuuna ninyo ang sex. O kapag nabuntis, doon palang malalaman. Wala palang trabaho. Walang sariling bahay. Wala palang pera. Immature pala. Lasengo pala. Wala na. Andyan . Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. At isa ka sa makikirali, payagan na ng simbahan ang divorce. Di ba? Malinaw naman, no? Kung mag-aasawa ka, ha?
Kung mag-aasawa ka, sana sa mga magulang din, ha? Kung mag-aasawa ka, ang sabi, iiwan dapat ng lalaki ang kanyang ama't ina, bubukod sila dapat. Magsasarili na para maging isa, panibagong pamilya ito. Yun ang plano eh. Hindi ko alam kung anong setup ninyo, no? Pero dapat pinag-uusapan yan eh. Magkaiba po yung ang magulang, ang titira sa bahay ninyo, kesa yung kayong mag-asawa, ang titira sa magulang. Magkaiba yun. Yung maraming nagkakaproblema, yung mga bala, ano ba yun? Ano tayo? Manugang. Kasi hindi makaporma eh. Yung mga babae, gusto mong ilabas yung sama ng loob mo, sermonan mo yung asawa mo, hindi mo magawa kasi nando dun yung iyong biyanan. Eh kasi dapat humiwalay. Eh isa yan sa, bago kayo mag-asawa, pag-usapan, saan tayo titira? Oh, pansamantala, dito muna, isang taon. Okay, isang taon. After niya, bumukod tayo. Eh, tingnan niyo na. Hindi ko po alam, no? Ilan sa inyo dito ang problemado sa kanyang buhay may asawa? At ano yung dahilan? Sige, tingnan po ninyo. Pag-isipan ninyo na mabuti, ha? At sa ilalim niyan, ang root cause niyan, sa katigasan ng ulo mo. Marami din, nasa abroad, mga nanonood sa online, bakit naghiwalay? At bakit gusto nang maghiwalay? Eh kasi naman, biruin mo, 20 years, 15 years, magkahiwalay kayo? Padala lang kayo ng padala? Eh dapat magkasama kayo eh. Pero yun ang sitwasyon. 20 years, pero mo, alimbawa, lalaki. 15 years, 20 years, nasa abroad. Na wala pang social media, walang video call, walang tawag. Ija-justify, malungkot dito eh. Kailangan kong may kasama. O yun, may sarili ng pamilya sa abroad, may pamilya dito. Kaya, please, mag-divorce, sana may divorce na. Hindi papayagan yan ng simbahan. Kasi, yan ang utos ng Poong Nazareno. Yan ang sabi ng Nazareno. Kaya, kung sakali, dahil nga matigas ang ulo, eh, pagtiyagaan mo na yan. Maghiwalay lang kayo, lalo na kung may pisikalan, bugbugan, hindi na healthy, maya't maya, kagigising lang, nagsasabong na kayo, maghiwalay lang kayo. Kung kasal kayo, ha? Kung kasal, maghiwalay lang kayo. Para din sa ikabubuti ng inyong mga anak, pero mag-asawa pa rin kayo, kaya hindi kayo po pwedeng pumatol sa iba. Suportahan ninyo ang paglaki ng inyong mga anak. And hopefully, mas maging maayos ang relasyon ninyong dalawa. Hindi man bilang turing na mag-asawa, at least yung friendship ninyo na magkatuwang kayo dahil meron kayong mga anak na dapat ninyong suportahan at tulungan. Nang sa ganun, maging masaya ka na rin. Yung araw-araw na lang ginawa ng Diyos, namomoblema ka dyan eh. Paano? Papakamot ka lang talaga ng ulo, no? Kasi... Pero, kung talagang gusto nyong magsama, ha? Lagi namin sinasabi, no? Gusto nyo talagang magsama, be practical. Una kayong magpabongga-bongga pa ng kung ano-ano dyan. Punta kayo dito. Yan. Then,
Handa ka bang maging asawa? Ikaw, handa ka bang maging asawa? Di kasal kayo. Eh, wala pong budget, wala pong gastos. Walang problema yan. Yan lang ang arte nyo kasi. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang maarte. Pakeme-keme pa kayo eh. Yung kaartehan nyo, tumanda na kayo. Diba sa kaartehan nyo eh, kasi nakakahiya naman. Kailangan may papainom. Kailangan may panghanda. Kailangan, ano, sila ba pakakasalan mo? Siya ba katabi mo? Sila ba yung kainuman mo, katabi mo sa higaan? Hindi naman. Mangungutang ka pa. Maglo-loan ka pa para lang may, wow, bonggam-bongga ang kasal. Baon ka tuloy sa utang. Unang taon ng pagsasama nyo, nagbabayad kayo ng utang. O di, nagiging source ng away ninyo. Be practical. Pero ang importante, handa kayong umako ng responsibilidad ninyo. Nang misyon ninyo, ang bokasyon ng pag-asawa ay isang misyon. Hindi rin madali yan. Kung ang pagpapari ay isang bokasyon, ang buhay pag-aasawa ay isang misyon. Biruin mo, ino-nurture nyo yung relasyon ninyo. Pag nagkaanak kayo, huhubugin ninyo yung mga anak ninyo para maging mabuti, no, banal na tao. Misyon yan. Huwag mong tanggihan. Kung para sa iyo ang pag-aasawa, huwag mong tanggihan ng misyon na yan. Kung hindi para sa iyo ang pag-aasawa, huwag mong ipilit. Mga babae, kung walang trabaho pa yan, huwag kang pumayag, ha? Kung nakasandal pa yan sa magulang, hayaan mo muna siya doon. Pero huwag na huwag mong papatulan. Pwede, mahalin mo, okay. Pero huwag muna kayong papasok sa stage na para bang mag-asawa na kayo. Bago ka magsisi sa huli. Wala naman nagsisisi sa umpisa. Laging nasa huli ang pagsisisi. Sige, eh, kung gusto niyo talaga, bahala kayo. Mateo, mahirap ba may asawa? Mahirap ba? Pero mahirap, no? Lahat naman ng bukasyon may kahirapan, pero kakayanin naman yan, ha? Kakayanin natin yan. Bukasyon ng pagpapari, bukasyon ng pag-aasawa, kakayanin yan. Basta't nakafocus tayo sa Poong Nazareno. Siya ang tumawag, siya ang pumili, siya din ang bahala sa atin. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga membro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira
dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao, nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magdamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakati na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Papalat buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sanawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob, sa hangad mong siya'y iwastong lubos, sa'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ako na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaan saan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iakalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko sa'yo naman habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawing ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Nang mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawa niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Itas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan.
Jesus Nazareno, kay buti mo. Sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang sabi ko at dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga miyembro po ng mga deboto, lalo na no, mga debotong miyembro ng LGBTQIA++ o kung ano pang idudugtong natin dyan, no? Tanggap po kayo ni Kristo. Tanggap po kayo ng Poong Nazareno. Tanggap po kayo ng simbahan. Pero hindi na kinakailangan na magkaroon ng kasal yung same-sex na couple, no? Gusto nyong magsama, magsama kayo, mabuhay kayo ng naayon sa turo ni Kristo. No, maganda rin kasi yung may kasama ka sa buhay, mahirap yung nag-iisa. No? At kung para maprotektahan ang inyong karapatan, gawa lang kayo ng no, testament na lahat ng ari-arian ninyo, pag kayo namatay, mapunta sa partner nyo. Ganun lang kasimple yun. No? Hindi na kinakailangan na parang kailangan pa ng kasal katulad ng babae at lalaki. So, kaya nyong maging masaya din. No? Kung ano man yung sexual preferences mo. Mahal ka ng Poong Nazareno, ha? At hindi, kahit sino man sa atin dito, straight man o LGBTQ, kailangan mamuhay ayon sa tawag ng Diyos na bukasyon sa Kanya. Ito na po ang huling misa ko na Biyernes bilang parochial vicar ng Quiapo. Kaya nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat po sa inyong pagtanggap sa akin bilang kaisa nyo sa pagdidebosyon sa Nazareno. Hindi ako dumating ako dito na hindi deboto, pero aalis po ako at tatanggapin ng bagong misyon, bagong assignment na daladala ang debosyon at mga aral ng Poong Jesus Nazareno. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Makakapag-misa-misa pa naman, no? Kung maiimbitahan, mag-misa, pero hindi na po ako ang
isa sa parokyal bikar. May darating na bago at sila naman po ang tutugon sa misyon na ibibigay sa kanila ng Poong Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, ilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat at makinig ng mabuti. Maaari nang lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maaari nang tumayo ang mga nasa unang grupo sa gawing kaliwa ng ating simbahan. Maaari nang tumayo ang mga nasa ikalawang grupo sa gawing kaliwa ng ating simbahan. Maaari nang tumayo ang mga nasa ikatlong grupo sa gawing kanan ng ating simbahan. Maaari na ring tumayo ang mga nasa ikaapat na grupo sa gawing kanan ng ating simbahan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsunod at pakikiisa.